ko po yung DB. DB audio amplifier. Ito po yun. Ano na po yun ito. Hinatid po sa kaibigan ko dahil nayawan ng ibang technician. Hindi na kaya daw. Subukan lang natin. Ito na o. Nakabakla sa lahat. At maraming mga sunog. Hirap talagang walang holder. Tingnan naman natin. Siya oh. Grabing daming sunog talaga oh. Focus muna natin. Ito oh. Sirang-sira na talaga. Hanap tayo ng pwisto sa para sa natin. Hirap talaga pag ganito. Wala tayong ito po yung 5551. Dami pang mga parts hindi pa natin napalitan lahat kasi kulang-kulang pa ng mga parts nito. Kaya nga inano ko na lang yung ibang parts at saka initialer mo dahil nga may iba pang parts na hindi pa nga ako nakapagbili kasi walang stock yung mga yung mga return supply. Ito
hirap talaga pag-ayos ng ganitong klaseng amplifier kasi ano, kulang pa tayo sa parts at kulang pa tayo sa mga iba pang mga ano, kulang pa tayo sa iba pang mga parts at saka yung pinag titingnan natin kasi baka magkamali tayo pagkabit ng mga pisa. At ito ay na ano ko naman lahat. Pero may isa pang kulang yung diode kasi kulang pa sa kasi wala pang ano eh, wala pang masyadong silang ano, kaya nga ako nag part 2 lang kasi wala pa tayong mabili ng mga pisa dito sa amplifier na to. Ito na halos na ano natin lahat yung mga pisa. Ang kaso lang, baka hanggang dito lang muna siguro ang yung vlog ko kasi kulang pa yung mga pisa na may ano pa yun eh. Yung 25 watts, 5 watts at 5 watts pala, 25 ohms. May isa yung basag, hindi pa ko pa na ano yan. At sinisilip ko lahat yung mga pre-drive natin, baka may hindi pa natin alam na may mga kinakalawang pa dyan. Yun ang hindi nagbibigay ng mga eksakto ng boltahe pagdating sa pagano natin. Yung pag-voltage checking sa output, yan ang importante kasi pag hindi yung may isa yung hindi nakatama sa voltage checking yan, ang hirap talaga. Kulang pa yan. Kailangan mag-checker talaga sa lahat ng mga continuity, kung lahat, kung saan mo talagang hahanapin yan ang mga ano yan. Kailangan checking voltage at saka yung mga parts na damage talaga pag hindi mo yan na anuhan lahat yan. Hindi mo na-check lahat yung mga pre-drive yan. Pag ilisanaksak mo yung ano mo, pag on mo lang, puputok yun lahat. May mga pre-drive yan, puputok yan pag hindi mo talagang ma-check yan lahat. Kailangan bubunutin mo yan lahat yung mga pre-drive na yan para ma-check mo lahat kung saan ba talaga ang mga diferensya niya at saka yung ano, yung mga resistor na yan at saka diode. Kaso sa ngayon eh, wala pa akong ano eh, hindi pa ako nakabili ng diode. Pero nakabili na ako ng ano, 25 ohms na 5 watts na resistor. Nainano ko naman. Yan o. Tinignan ko yun lahat. Yung mga pisang ng kulang. At sa ganun pa man ay inano ko naman yung ano. Pasensya na ha, kung medyo nahirapan ako sa magsalita. Kasi hindi pa kasi ako sanay nito eh, first time ko lang nagba-vlog eh. Eh alam niyo naman na pasensyahan na muna tayo. This is my second time post on my video. Tingnan niyo. Nag-reshoulder naman ako. Yung mga lahat ng mga pre-drive at saka resistor at saka ano yun, inano ko na yan lahat.
I-re-re-shoulder ko naman lahat yan. Pagkatapos niyan, na ano ko na yan lahat, yung ano, pre-drive, at saka yung mga, yung resistor, may iba naman yung mga resistor dyan, eh, kinakalawang na naman, eh, pinalitan ko na lang, kasi, medyo sa tingin ko yun ang makasisira ng ating voltage biasing pag ganyan. Tingnan nyo, hinahanap yun kung saan pa talaga yung iba pang mga parts na baka may nag cold shoulder lang at ano, nakaangat lang yung ibang pyesa dyan, yung mga reshouldering nila, nakaangat lang, eh, baka yan lang ang nakapagpano sa atin. O, yun, o. May isa pa ako nakita dyan, o. Ininalagay ko na lang yung pre-drive resistor. Ano? Resistor. Yung transistor pala. Yung pre-drive. Sisiyahan lang kayo kasi baguhan lang akong nagbablog. Nahirapan ako magsalita kasi alam niyo naman na Bisaya ako. Pinag-anuhan ko naman. Tapos niyan, tinignan ko naman ulit kung ano pang mga dapat gawin. At ito pa ay may ano pala ako, may isa pang resistor dito na transistor pala, yung 4019, yun ang kinabit ko ron. Tinignan ko lang kasi baka magkamali tayo yan pagkabit niya, pag tap mo lang yan sa ano, puputok yan kaagad kasi nagkamali kayo eh. Kailangan tingnan niyo muna bago kayo magkabit ng mga piyesa kung ano ba talaga, para saan ba yan. Pre-drive yan kasi. Iba yung transistor, iba yung resistor, iba yung resistor drive, iba yung output drive. Ang hirap talaga pag hindi mo kabisado itong mga gawain na to. Kaya pinaghanapan ko naman, pinagtingnan ko maigi kasi alam nyo, mahirap ang electrician eh. Hindi naman ako nag-schooling dito. Ano lang, yung dati kong ama, marunong ito. Lahat. Matibi, ano, welder, ganyan. Panday, ganyan. Lahat, ginagawa niyang ama ko. Ngayon, ay gawin ko rin. Kasi doon ako natuto sa ama ko kasi yung ama ko ay ano eh, yung tinatawag nilang Jack of all trades. joke. Tingnan nyo, maigi. Ginawan ko lang ng paraan baka hindi tayo maano eh, makamalito pa tayo nito pag kabit ng mga piyesa dyan. Alam nyo naman na pinakadelikado to. Kahit pagsaksak mo lang yan, pag on, paputok yan, pag hindi tama yung mga kinakabit nyo dyan. Tingnan nyo lang. Hirapan ako nito. Kasi may mga piyesa pa kung ito yung ano, piyesa lahat-lahat o. Natanggal ko yung nakita nyo sa ano, sa loob ng ano, amplifier. Yan.
yung lahat ng pinapalitan ko. May iba pa akong hindi nalagay dyan. Nasa giliran ng amplifier niyan. Dami talaga yung mga sunog. Pero mo, pinayawan ng dalawang technician to. At tinanggap ko naman yun. Kahit ano lang, experience lang. Pero may ano naman, kakayahan, konti lang. Ano lang, sinabihan ko naman yung ano, may-ari ng amplifier na to na kasi ano lang, susubukan ko lang. At ayaw ko namang ayawan kasi eh, pera na yun eh. Yung kailangan naman tayo ng income dahil sa ating mga anak at saka yung sa ano natin, sa pamilya, kailangan may gastos tayo nila. At yung sinisilip ko dyan, napaka ano yan eh. Lahat na ano no, na inayon na ikabit ko yung mga pisa dyan, yung mga sira, yung mga sira yung nakikita niyo dyan sa board ay sa loob pala ng ano, pero yung pinunit ko dun, may isa yung good na pisa dyan ng pre-drive, yun ang ibinalik ko kasi good naman yun. Ang importante lang, kailangan mong gumamit ng tester, kailangan mong i-check pala yung mga points niya, kung tama pa ba yung, kung good pa ba yung mga points niya or bad. Kailangan i-check mo yun sa tester para hindi ka mahirapan. Pag ikinabit mo doon, pag ibalik mo doon, kailangan good yun. Baka pag hindi yan good, delikado yun. Pag saksak mo lang, paputok yan kagad. Ang dami pang mga pisang madadamay doon. Kailangan marunong kang mag voltage checking at mag-checking sa mga lahat ng mga pisa dyan. Ito, nag-ano pa ako. Inuusis ako talaga yung kung may mga cold shoulder ba. At tingnan nyo, yung ano ko pa kasi yung mga ibang good. Akala ko bad, pero good pala yun. Na ano ko lang yun sa ano. Kaya ibinalik ko na lang. Tiningnan ko, maigi yan. Di basta-basta, kabit ng kabit ka lang, hindi mo na yan tiningnan. Pag magkamali ka dyan, lahat ng mga pisa dyan, resistor, lahat, pre-drive, output drive, puputok yan. Kailangan hindi mo masyadong madaliin yung trabaho mo. Nakapa-delikado ang trabaho ng electrician na gawa ng mga amplifier. Kahit anong mga gawin mo, mga TV, ganyan, LED, radio, delikado yan pag nagkamali ka. Ito nga eh, tingnan nyo, naigi. Inaisa-isa ko lahat, kinabit yung mga pisa. Dahil, pinakamahirap talaga pag hindi ka marunong ito. Eh, pasensya na. Medyo ano lang yung ano ko. At saka, tapos ko nung ikinabit yun, tinignan ko ulit kung ano bang ibang parts na
bagay pa bang tingnan natin maigi talaga. Kung may iba pa bang yung kinakalawang yung mga pre-drive, resistor, transistor, yung transistor talaga, yung ganitong klaseng amplifier na to, kinakalawang talaga kasi hindi ito original. D&B. At saka yung nasa loob yun, kasi yung heatsink niya, nasa loob talaga yung ano niya, pag aandar yung cooling pan niya, doon ibinubuga niya palabas yung ano, nasa loob yung mga pre-drive at saka yung mga resistor, kinakalawang talaga niyan. Ito ang pinakahirap kasi kailangan mo lahat baklasin. Baklasin mo talaga yan. Hindi ka makagagawa pag hindi mo yan binaklas lahat, pati heatsink. Yung transistor output niyan, kailangan i-ano mo talaga yan. Baklasin mo talaga. Ito ang pinakahirap na amplifier na DB. Hindi kagaya ng mga concert at iba pa yung mga amplifier. Hindi kagaya nito na medyo talagang mahirap. Pag DB talaga, mahirap talaga ngayosin. Yung mga pre-drive nasa loob, hanggang sa tingin ka na lang, pag hindi mo yan tinanggal yung heatsink sa mga pre-drive na yun, hanggang sa tingin ka na lang, yun o, nililisan ko, kiniskis ko yun lahat, yung mga dinaanan ng mga soldering natin, kapaka may ano, may maka ano pa yung mga soldering lead niyan, maka punta ng mga juin-juin sa mga ano. Pasensyahan na tayo sa ano ko, hindi kasi ako masyado marunong magpagalo. Yung ano, yung pinutol ko yung mga paa ng mga resistor, pre-drive, saka yung ano, para makinis talaga at kailangan brushin nyo. Brush kayo para lahat-lahat yung ano niyan, yung pagsulda nyo. Baka maano pa kayo niyan. Pag may nakadikit niyan ng mga soldering lead, pag hindi nyo binras, siguradong puputok yan. Dami pang mga pisang madadamay dyan. Ito ay part 1 pa lang to. Kasi ako lang ako sa pisa. Iintayin nyo na lang ang part 2 na to. Kasi alam nyo naman na hindi naman tayo makasiguro pag bumili tayo ng mga pyesa doon sa electronics supply, parts and supply. Minsan andyan, minsan rin wala yung mga hinahanap yung mga pisa. Kaya hanggang dito na lang muna. Ingat-ingat and God bless all.